araw, mga kaibigan. Share ko naman sa inyo kung paano ko i-refresh o pinturahan yung bull bar dito sa aking Nissan Navara. Medyo pansin ko kasi, kupas na yung kulay niya at marami na rin kalawang na lumalabas. Medyo matagal na kasi ito sa akin. 2017 pa ito nung huling pinakabit ko. So, ngayon 2021, isip ko, pinturahan ko siya ngayon para medyo fresh look naman. So, gagamit lang ako dito ng spray paint na flat black. At para doon naman sa may mga kalawang, gagamitan ko rin ng primer. Bago po tayo magsimula doon sa project natin ngayon, shoutout ko lang po yung mga subscriber ko dyan sa Kabanatuan. Especially kay Sir Ruben Ilagan at kay Sir Carlo Castillo. Ganun din po yung subscriber ko sa Pampanga na si Joel Sunga. Sir, medyo matagal na po nung huli tayo nag-usap dun sa tailgate dumper nyo. Sana po makapag-usap tayo ulit. At kay Sir Ruben Ilaga naman, medyo matagal ko na po yung kausap. Marami na rin kaming na pag-share ang experiences namin sa Navara. Lately, nagkakaroon naman kami ng usapan tungkol dun sa delay shifting ng automatic transmission. At yan din yung naging issue ni Sir Carlo Castillo. So para sa akin naman po, ang opinion ko dyan, nung unang makuha ko yung aking Navara, tinanong ko rin yung service advisor kung bakit ganun yung transmission niya. At inassure niya naman po ako na walang problema dun sa Navara at normal yon. Nagbasa po ako ng mga thread tungkol sa mga Navara na talagang napakarami ring Navara owners na concerned dun sa delay shifting. Pero para sa akin naman, sa tingin ko, hindi naman ito sira nung transmission ng Navara. It so happens na ganun yung pagkakadesign sa kanya ng mga engineer. So para sa akin naman, hindi ako masyadong naging concerned dito. Since it is something that I can get used to o nakakasanayan. At saka may mga ways naman para ma-overcome mo yun eh. Katulad ko, ang ginagawa ko lang, dinidiinan ko lang yung accelerator niya para maabot ko agad yung 1,800 o 2,000 RPM kung saan magsiship yung transmission. May mga iba pa rin namang paraan. Pwede kayong magpa-retune o magpa-remap para lumakas yung horsepower at saka yung torque. Alam ko, pagka ginawa niyo yun, mawawala yung problema niyo sa delay shift. Pero para sa akin, tulad na sinabi ko, hindi yun masyadong issue. So, tara, gawin na natin yung pagpipintura ng roll bar. So, ito po yung roll bar ko. Outlander yung tatak niya. Ang pagkakatanda ko, nabili ko ito ng 13,000 sa Banawe. Tapos, nung kinapit nila ito, para doon sa magtatanong, gumamit lang sila ng metal screw. Bali, nagbutas sila dito sa bed. Isa dyan, tapos isa rin dito. Ngayon, lately, naglagay naman ako ng eye bolt. Tapos dito, nagbutas lang din ako. Naglagay uli ako ng eye bolt. Ang purpose ko nyan ay dagdag sa talian. Kasi originally, ang Navara natin, apat lang yung pwede mong pagtalian. Bawat kanto. Isa, dalawa, isa dito, tatlo, at saka doon sa kabila, pang-apat. Kung mapapansin nyo, marami na ring kalawang yung aking roll bar. Tatanggalin ko muna yung mga kalawang tapos i-repaint ko siya ng bago.
sprayan ko muna ng black yung lahat ng nilagyan ko ng primer. After nun, mag-wait ako ng 15 minutes. Pagkatapos, lalahatin ko na. Ibablock ko ng lahat. Tapos ko nang gawin yung roll bar. So ngayon, fresh na uli yung roll bar ko. Mukha na uli siyang bago. Yun nga palang susunod kong vlog is tungkol din dun sa bed sa likod. Kasi kung maalala nyo, kanina sinabi ko na aapat yung talian natin dun sa likod. Nagdagdag lang ako ng eye bolt para makadagdag din dun sa talian. Kaya lang, kung minsan pag-alanganin yung kinakarga mo, hirap pa rin akong magtali. Kulang pa rin yung mga talian niya. So yung gagawin ko sa susunod kong video, gagawa ako ng railings dun sa bed at magsaserve siya bilang additional na mga talian. Kung gusto nyo mapanood yun, subscribe lang kayo sa channel ko para updated sa mga i-upload ko na video. So sana nagustuhan nyo yung video na ito at sana may natutunan kayo. Please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.